patapon kay Marcos eh. Iilan lang sila na nandiyadyaan na talagang hinakot lang sila. Yan ang kasaysayan, yan ang istorya. So, hindi kayo naniniwala dun sa people power vote? Hindi. So, talagang mulat sa police, ang tingin nyo po talaga kay Marcos ay bayani? Bayani. Bayani siya. Kahit na napatunayan din sa ilang mga kaso sa korte na nagkamal siya ng mga kayamanang illegally gotten. Luchi, kasi magkaiba yung ill-gotten wealth at saka yung unexplained wealth. Anong pagkakaiba noon? Kasi unexplained. Alam mo, I was the first emissary of the late president kay Johnny Enrile. Sabi niya, Cherry, sabi mo kay Johnny, pabalikin ako para sagutin ko itong mga allegation nila ng pagnanakaw, ng human rights violation. Kasi ako lang naman ang makakasagot niyan, sabi niya. Kaya lang, nang pumunta ko kay Johnny, sabi niya, sabihin mo sa matanda, hindi siya makaka-uwi hanggat nandiyan si Cory. Okay, so ngayon nga po na kinatigan na po kayo ng Korte Suprema dito at kinikilala nga nila na maaaring ihimlay si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa inyo pong pananaw, nagka-closure na ho ba talaga ang issue? Alam mo, ang closure kasi, kamukha niyan, sila sabi nila hindi sila makamove on, di ba? Bakit hindi makamove on ng isang tao? Halimbawa tayo, pag hindi tayo nag-discern, hindi natin matanggap sa sarili natin. Sila, mga leftist, komunista, aktivista, nahuli, may dahilan, hanggat hindi nila natatanggap yung katotohanan na yan kung bakit sila nakulong, kung bakit gano'n nangyari sa kanila. Hindi sila talaga makakamove on. Kasi masama yung laman ng puso nila eh. Paano naman po yung mga talagang biktima ng human rights violation sa ilalim ng Pangulong Marcos? No? Kasi they're also real. These are real cases. No? Hindi naman ho maikakaila na hindi naman ho nag-iimbento yung mga yon. Ang problema kasi, Luchi, nung mawala si Marcos, hindi naman sila nag-file ng human rights violation case dito sa Pilipinas eh. Eh dahil nga ho nasa Honolulu po si President Marcos, so hindi po makasuhan ng kriminal. Dahil pag criminal case po, dito ho dapat nililitis. No? So, hindi, kasi gusto nga bumalik, ayaw naman siya pabalikin. So bakit ayaw siya pabalikin? Gusto nila puro bad publicity lang, media ang ginamit nila. Mahirap yun, Luchi, eh. Para tayo niloloko eh. Lahat naman tayo, kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, mayroon naman tayong common sense eh. So ang sinasabi niyo po, halimbawa yung mga nabiktima ng human rights, hindi po sila makamove on, sabi nila. Paano kami magmove on? Hindi pa kami nabibigyan ng katarungan. Ano hong sagot niyo dun? Anong katarungan bang hinahanap nila? Sila itong gusto magpabagsak ng gobyerno ni Marcos. May dahilan kung bakit sila nakulong. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na idemanda nila si Marcos. Hindi nila idinimanda. Ako mismo, inutusan mismo para makabalik, para sagutin mismo ni Mr. Marcos yung mga allegation na sinasabi sa kanya. Ayaw siya pabalikin. Ilang beses yun, pabalik-balik. Pati sa Amerika, nag-a-appeal si dating Presidente Marcos para pabalikin siya. Kahit yung paglilibing ng nanay niya, makipaglibing siya. Ayaw siya pabalikin. So, pagkatapos, sasabihin, magnanakaw, sasabihin yung human rights violator. At saka, Luchi, doon sa Executive Order No. 1 na pinirmahan ni Mrs. Aquino, just few days, two days lang yata, no? Nung makidnap ang dating presidente, ang pamilya niya. Makidnap? Actually, they were kidnapped. Di ba din nalang sila sa Clark? Kaya nga mahabang istorya ito eh. Mahirap ang pakikinggan natin. So talagang natin. Makikita nyo nga ho, ito nga lumalabas, dalawang magkaibang version. Magkaiba talaga ito, Luchi. At hindi nyo talaga kikilalanin itong version kung sa inyong pananaw, version. Hindi talaga. Na tinuturo ngayon sa mga paaralan. Hindi talaga. Alam mo, napakinggan ko yung interview kay Congressman Colmenares at saka kay yung dating Deputy Secretary. Kasi sabi nila, bakit daw walang nagagawang libro? Ano ang sabi ng Secretary of Education? Kasi walang mga materials. So bakit wala? Kasi hindi nila pinalalabas ang katotohanan. Puro kasi nungalingan eh. Kaya wag naman natin lokohin na ang tao. Alam mo, may responsibilidad kasi tayo sa sarili natin eh. We should always speak up for the truth. It is in according to the Holy Scripture. Itong mga tao na ito, mga nanungkulan na sila sa gobyerno, naging senador, naging congressman, bakit hindi nila sabihin ang katotohanan? Ngayon nagsalita na ang Korte Suprema, siyam sila, di ba? Majority naman talaga yan. Bakit ba